Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ng mga kaganapang nangyari dito sa katatapos lang na round number 11 ng ongoing Tata Steel Masters 2022. Unahin natin sa bakbakan nila World Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Santosh Vijit ng India. Okay, white dito si Magnus ang ginawa, nag-E4, nag-E5 si Vijit, nag-Bishop C4, ayun, sinurpresa ng bahagya, no? Bishop's opening ang inilabas na tirada dito. Nag-Knight F6, develop lang, may threat kagad sa E4. Nag-D3 para depensahan. At dito, nag-Knight C6, develop, Knight F3. Ayan, so pag nag-Knight F3, ito na po ay approaching Gyoko Piano. Kasi pagkaganyan, may pagka-Bishop's opening pa at po pwede rin mauwi sa Vienna, halimbawa. Mag-Knight C3, tapos later on mag-F4, Knight F3, so or Knight E2, Knight GE2, pwedeng mauwi sa Vienna. Pero dito, dahil nag-Knight F3 na, so pauwi na sa Gyoko Piano, nag-Bishop C5, mainline, nag-Knight C3, at dito nag-H6, prophylactic lang sa G5 square, para walang Knight G5 or Bishop G5 pin, nag-H3 para maiwasan din ang lundag ng Knight G4, at dito nag-A6, ayan, para just in case atakihin ng bishop, may tataguan at the same time meron ding balak na mag B5 o kaya mag knight A5, itatiming lang para atakihin ang bishop. At pagkaganyan, ayan nga, in A4 ni Magnus para mapigilan ang paparating na B5 at dito nag D6, extra support sa E5 and then nag bishop E3, ayun, kaagad-agad namang hinamo ni Magnus ang dark square at dito tinanggap ni Vijit capture, nag bishop E6, na sa buong pag-aakala ni Vijit ay tatanggapin din pero nag B3 interesting at itong Bishop E6 ang bagong sangag dito sa posisyon na ito dahil ang palagi ang ginagawa dito yung Knight E7 eh. Tapos minamaniobra sa G6. Yan po ang palagi ang ginagawa dyan, ibig sabihin bagong sangag ang Bishop E6 novelty, sinimplihan lang ng B3 ni Magnus. Pang-suporta at kinaslingan lang dito. Kasi kung kakapturein ang bishop sa C4, simpleng kakapturein ng B para magkaroon ng semi-open B-file at ma-pressure ang B7. So yan po ang mga paparating. So dito, kinaslingan lang, nag-castling lang din, and then nag-D5. Nagpaluwag na sa sentro si Vijit para hindi siya maipit kasi meron kasing potential na magda-knight D5 pa dyan ng puti at titibay ang sentro. Kaya inunahan na kagad, nag-D5, e-takes D5, knight takes D5, at dito, nag-queen D2 para simpleng suportahan ang knight sa C3. Kasi kung ibibigay ang hilig ng black dito na makikipagpalit-palitan, eh talagang pabor na pabor ito sa black. Walang kaproblema sa center space at ang mga tore ay ilalagay na sa D8, yung isa sa E8, kompletos recados ang maganda at mainam na position ng black dito. Kaya dito, nag-queen dito lang and then kinapture na ang knight capture and then nag-queen D6 para naman bigyang extra support ang babagsak kasi yung E5 eh. So dito nag-knight D2, gustong manundot ni Magnus sa E4 square, inagapan naman kagad ni Vijit para walang lundag ng yokabab dyan. So napakaganda ng formation dito ni Vijit, properly well controlled and well developed ang mga pyesa and then tinagpas na ang bishop at pinasok na ang ganitong pa-endgame na queen to queen, then kinapture ulit, b takes c4. So bahagya nga lang nagkaroon ng nakakailang na problema ang black dito kasi pag rook ab1, kahit papaano pressure pa rin yan sa b-file at dito nag-e4. Kaya naman pala pinasok ni Vijit kasi meron siyang nakitang mas mauuna siya na makapanggulo, nag-e4 at dito nag-d4. Pinili na lang ni Magnus na panatilihing solid ang kanyang center pawn structure. Bakit? Kasi kung kakapturein ang sacrifice pawn, meron kasing rook a-d8 muna na aatakihin muna ang knight sa d2. Na kapag nag-rook a-d1, saka sasabay ng capture sa e4. So halimbawa, knight takes e4, rook takes f1 check, persadong rook ang ipang capture, and then mayroong rook e8. Na kapag nag-knight c5, iiwas ang knight, may tagpas sa e3, pagpalagay ng sumabay ng tagpas sa b7, then may knight d4 para atakihin naman ang pawn sa c2. So knight c5, i-threat ulit ang pawn sa a6, may rook c3 na babagsak ang c4 o kaya c2. Knight takes a6, then rook takes c2. Templado ito mga kamatsyas. Kung babagsak ang mga pawns ng black, babagsak din naman ang pawns ng puti. So yan po ang scenario dito, templado eh.
Kaya maganda yung e4 ni Vigit eh, at napuwersa si Magnus na mag d4 at pinaputukan pa ng isa, nag f4 mga kamatsyas. Dalawang dikit pa lang baon yun, no? Hindi pa makaporma ng rook ab1 para maatake ang b7 dahil talagang mabilis ang mga good moves, sunod-sunod ang ginawa ni Vigit. At dito nag rook takes f4, capture, capture, then knight takes d4. So may threat pa sa pawn sa c2. And knight takes e4, nakipagsabayan na si Magnus. Knight e2 check. Yan ang pinili para bumagsak ang f4. Iniwanan total, double pawn lang din naman. Double pawn pa rin naman eh. So king f2, knight takes f4, then nag-rook b1. Ayun, sa wakas, naka-rook b1 din para atakihin ang b7. Nag-b6, depensa. Nag-c5 para mawala na, malinis na ang double pawn. At dito, nag-rook f8. Ayun, kaagad-agad nag-create ng pressure dito si Vigit. Tinapatan ang hari, aalisin na lang ang knight. Magkakaroon ng discovered check. Pero dito, hindi natinag si Magnus. Tinikman lang ang pawn sa b6. At dito, kumapture lang din si Vigit. Kasi ang lesson dito mga kamatsyas, hindi ko mo tinapatan ang king na ganyan, ay agad-agad king ang dapat na pag-isipang iaalis. Wala pa naman kasing sapat na pupuntahan ang knight sa f4 eh. Yan ang realization dito eh. Kasi halimbawa kung capturein ang pawn sa h3, magki-king g3 lang. Nakahang pa ang knight. Na kapag nag-knight g5, tatakas, capture, capture. Then after b takes c7, unstoppable promotion na yan. After rook c8, talo kagad ang black dito. Okay? So, kapag naman ang ginawa ay halimbawa kung mag-knight d5 check, mag-king e2, then pagpalagay nating knight ang ipang capture sa b6, mayroong a5, knight c4, then rook b7. So, ito okay pa sa black ito. Babagsak ang pawn diyan sa a5, then mayroon din namang threat sa pawn sa c7. So, equal lang ang evaluation. Pero dito, na gustuhan ni Vigit na capturein muna ang b6, hindi pa rin naman makakapture ng tore ni Magnus dahil may nakahandang knight d5 discovered check, makukuha ang rook sa b6. Kaya dito, nag c4 muna si Magnus. Ang galing ng kanyang realization, no? Hindi siya natitinag, hindi siya nape-pressure kahit nandyan pa yan. Ang tanong kasi, saan mo dadalhin ang knight para magkaroon ka ng malaking advantage? Ayun po. So dito, nag-knight d5 check. Yan ang napili ni Vigit. Nag-king e2 at yun nga lang nag-rook e8 dito. Medyo alanganin ang naging desisyon ni Vigit na i-transpose sa rook and pawn ending. So, dito raw ang mainam ay knight f4 check na lang, balik na lang. Na ang gagawin dito ng white, kung gusto talaga ng play on, king e3, ipapa-capture ang pawn sa g2 with check, then king d4 na ang usapan dito ay yung b6. Kaya okay lang kahit bumagsak yung g2. So dito, rook d8 check, then king c3. Ito pa rin ang pag-iinitang pababagsakin, pero slightly better lang ang white. So kumpara dito, balik na tayo, nag-rook e8, kinapture, nakipagsabayan, tanggap na tanggap ni Magnus ang outcome ng rook and pawn ending, rook takes a4, na dito sa buong pag-aakala ni Vigit, siguro ay tatagpasin ang pawn sa b6, yun nga lang, mayroong d6. Grabe, hindi pala kakapture niyang b6 na yan, mga kamatsyas. Ayan, no? Isang tira na lang, dalawa na lang. Nako. Kaya dito, nag-king f7, binakuran kagad ni Magnus, hindi ka pwedeng dumikit dyan. Para pag d7, makakapromote. So, puwersado, rook a5 para kung magdi d7, mayroong rook d5 check. Nag-king d4 para kontrolin ang d5 square. Puwersado ulit, rook a2 para sa likod naman pupunta kung magdi d7. Bagsak nga naman ang i-d7 na pawn. Pero dito, nag-king d5 para makadikit at matulungan ng d-pass pawn na ma-progress kahit pa unti-unti. Nag-rook d2 check, nag-king c6, nag-b5, niligtas muna ang pawn, then nag-d7, yun nga lang mga kamatsyas, napadali ang tira, ang bitaw ng d7 ni Magnus. Dito, kitang-kita na winning na siya sa evaluation bar pagka tangkad-tangkad. Ito po ang tirang accurate, rook e7 check. Ayan, medyo bumaba nga lang evaluation bar pero hindi po accurate ito ha. Pag sa leeches kasi maintain yan eh, na matangkad eh. Dito hindi ko alam kung bakit na binabalik niya sa equal. So, king f6 and then rook e4. Ayan o, ito dapat mga kamatsyas ang makita. Rook e7 check, pag-angat, atras rook e4. Yan ang pinaka-accurate way para maipapanalo ng puti ang position na ito o ni Magnus. So, bakit winning na ang puti dito? Isa-isahin natin. Halimbawa, kung ang gawin dito ay a5,
para maitulak ang pawn sa b4. Idea kasi ng rook sa e4 para hindi makapag b4, tatagpasin lang ng tore. So dito, kung mag a5 man ang black at magnais ang white na capture ng hanging b5, eh babagsak naman ang pawn sa d6. So equal pa rin. So tingnan natin yung a5, no? Then mag d7. Saka pa lang pala mag d7. Ngayon, pag nag b4, then rook e8. Ayun. Pag rook e8, mga kamatsyas, napakabilis ang pangyayari. Mabagal pa pala ang usad ng mga marching pass pawns na yan kasi mag d8 na. Kapag nag b3, d8 queen kagad, capture, a4, and then rook b8. Ang bilis eh, oh. Di makakagalaw, di rin makakagalaw, mabibitin ang pawn sa b3. Pag nag king e5, rook b4 para di makababa ang black king, at the same time ang balak, tatagpasin na ang pawn sa a4. So, grabacious mga kamatsyas, talaga palang templado. Templado ng puti. And wines ang white dito. So, balik tayo. Tingnan natin yung other options. So, halimbawa kung after d7 ay hindi mag b4. Halimbawa kung ang gawin ay check-check, kakapture na ang pawn. Siyempre, babalikan yan para di makapromote. Then, magki-king c6 ulit. Paano kung chumik ulit? King d6. Check ulit. Ang gagawin, king c7, rook c2, check ulit. And then ito, pagkakataon ng bumaba talaga. Talagang papasok na yan dyan, king d8. At ang balak, magki-king e8 na. At halimbawa, kung mag-king f7, para agapang makasingaw ang white king, mayroong rook f4 check. Na syempre, king g6 only move. At dito, mag-gg4. Ayun. So, uunti-untiin pala, no? Hindi makaking g5 kasi mayroong rook f5 check, mapipingas yung pawn sa e5. Hindi rin makapush a4, may bantay na tore. So, baka masugswang ito. Halimbawa, kung ang gawin ay rook c3, para kahit papaano, nakaambang may threat, then ang gagawin, rook f5, itetret na ang pawn sa a5. Kapag naman ipinush, nag a4, saka magki-king e7. Bakit nag-king e7 na at hindi na nasisindak sa mga check-check? Kasi pag chumik, gaganun lang. Pag chumik, may harang na. Yun ang purpose ng isang move na angat para may pangharang na. Papaano ngayon mahahabol ng black king ang isang tirang reyna na, samantalang ang black, ang daming tira pa niyan, tatlo pa. End wines na kagad ito sa puti, mga kamatsyas. Grabacious tong endgame na to. Ang hirap nga lang makita ng pausad-usad na proseso. May ganun eh. So balik tayo, isa pa, no? Isa pang possibilities dito, no? Nag A5 kasi, papaano kung mangulit ng check kagad? Pag chumik, may king b6. So, dito, rook d2, para i-threat ulit ang pawn sa d6, magki-king c7 na. Pag nag-rook c2 check, papasok na doon. So, halimbawa, kung ang gawin ay king f7, mag-d7. Ayun pa rin. Halimbawa, kung mag-g5 para wala ng rook f4 check, mag-rook e7. May ganyan pa rin eh. Na halimbawa, kung mag-king f8, may rook e6. Ayun naman, ite-threat ang pawn sa a6, ang pawn sa h6. Pag nag-king f7, then rook takes a6. Uunti-untiing pingasin ng mga pawns, samantalang ang d7 established na hindi pwedeng layuan ng rook. Kasi once na lumayo ang rook, gaganon na eh. Pag umalis, halimbawa, may harang na tapos magpo-promote na, isang tira na lang eh. So dito, winning pa rin ng white. Okay? So balik tayo, mga kamatsyas, no? Yun ang hindi napansin dito ni Magnus, na kailangan chumik pala muna. Ngayon, nakita na natin yung king f6. Papaano naman kung sa f8 pumunta? Ayan, ang gagawin dito, rook c7. Etong rook c7, genius. Ang idea, magro-rook c8 check, pag-angat, paki-imagine po, magdi-d7, then promote d8 queen. Kapag naman nag-rook c2 check, may king b7. At halimbawa, bumalik, rook d2, mayroong d7. Kapag nag-king e7, aba coach, hold yan ah. Di pa rin naman makakapromote ah. Isang king c8, iyakan time na. Kasi magpo-push na d8, double check ang kalalabasan. Unstoppable promotion, ang bagal pala ng mga pawns na yan. So, importante, hindi talaga makaprogress pa ang queenside marching pass pawns ng black. Balik tayo sa nangyari, pero ang ginawa kasi dito ni Magnus, eto eh, pag d7, eto totoo na yung pagkababa ng slightly better na lang ang puti. Nag-rook c2 check, king b6, balik, kakapture rin, king c7, rook c2 check, king d8, parang pareho lang eh, no? Pero may b4. Yan ang malaking diferensya, mga kamatsyas, na yung tore nasa e4 para ma-stop muna ang progress ng b4. Hanip, ang laki ng diferensya, oh. Pag b4, ang bilis ng pang-counter ng black. Rook e7 check, king f8, nag-rook e3,
Then nag king f7, rook e7 check, king f8, nag rook e5, then b6 para walang rook, g6 walang rook f5 check. Nag rook e6, b3. 'Yun ang diferensya na nakatawid kaagad yung pawn. So rook f6 check, king g7, king e7, then check, harang, capture. Sabay yun eh. May panabay. So check. Nagpaulit-ulit na lang at nauwi sa perpetual check, kalalabasan yan. Kaya hindi pa pinapakita yung pabalik-balik na maraming tira, eh nag-agree draw na sila kasi ganun din naman ang kauuwian. Tabletas po ang nangyari. Ibalik natin dito sa position na ito, mga kamatsyas, no? Hindi napansin ni Magnus. Ang hirap talagang makita ng human eye ang discarding rook e7 check pag nag-king f6, sabay rook e4 lang. Grabe yung rook e4, oh. Para di maka b4. Pag rook e4, eh, winning kagad. Winning eh. Isa pa nga, try natin, king f7 naman ang gawin. Ganun pa rin talaga eh. O, check, ganun, dito, check, dito. Ayan, o, ganun pa rin eh. Hindi maka b4. Importante, wala lang b4. Yun ang na-miss na realization dito ni Magnus. Na kung nagawa niya, winning na siya kay Vijit. Wala eh, o. Pagka gumanon, sabay gg4 lang, o. Halimbawa, kung mag a5, rook e7, check. So, pagpalagay natin king f8, may rook e5. Ayun, pipingasin na yung pawn. So, di naman makaalis ang tori dyan. Kababantay, wag lang makasingaw ang king. Pag nag b4, rook f5 check, king g7, king e7. Ayun na. May pangsayaw na na pangharang ganun. Grabe mga kamatsyas, meron talagang mga malalawak na konsepto ng endgame na mahirap unawain. Kahit world champion, di niya po napansin yan. Ano? Yung stockfish way of winning. So, yun po, isang D7, balik kagad sa pag-equal halos. Kaya nakatabla si Vijit. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Pasensya na, medyo napatagal po. Dinitali lang natin. At ito po ang ating standing after round number 11, mga kamatsyas. Ayan. So, nangunguna pa rin naman si Magnus at si Rapport dahil naipanalo nga niya kay Dubov. Sa kadahilan ng forfeited na si Dubov dahil nag-positive po sa COVID. So plus points kagad si Rapport. So nakadikit na 7 points out of 11 rounds. Giri, so 1 point behind na kay Magnus na nung nakaraan 0.5 behind lang yan eh. Mamedyarov, ayan po 6.5. Tied sila ni Giri. Si Penko, Karyakin, Vijit, Caruana 6 points. Van Forest 5.5 points, Duda 5 points, Shanklan 4.5 points, Dubov, Grandelius, and Pragnananda 3.5 points. Yan po, no? So, meron pang iniintay tayo na 2 rounds, pero halos isa na lang ang ilalaro ni Magnus dahil ang last round niya ay si Dubov. Nangangahulugang 1 point plus na siya. Ang last round, laro niya kay Caruana. Yan po ang aabangan natin ang magiging resulta sa laro niya against Caruana mamaya, mga kamatsyas. Okay, so sana po natuto kayo at na-inform kayo dito sa ongoing Tata Steel Masters 2022. Muli naglalambing pahit ng like at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga games na ia-analyze natin dito sa mainit na katatapos lang na round number 11. Maraming salamat po.